Teacher's Camp. Marahil ang salita na ito ay ngayon mo lang narinig. Pwera na lamang kung mahilig ka magbasa o magkalikot ng mga websites na pasyalan sa internet. Kung ikaw ay isang guro o traveler o mahilig mamasyal, maaaring pamilyar ka rito. Baka nga napuntahan mo na ito at napapangiti ka sa mga oras na ito habang pinapakinggan at pinapanood mo ang video na ito. Ang Baguio City o mas kilala bilang The City of Pines na matatagpuan sa probinsya ng Benguet ay ang lugar na talaga nga naman dinadayo ng mga daan-daan libong mga turista tuwing sasapit ang panahon ng tag-init. Dahil sa natatangin lamig na panahon ang mayroon dito na tinatayang nasa 19 degrees Celsius ang temperatura ng lugar. Dito matatagpuan ang isa sa mga sinaunang simbahan ng ating bansa na itinayo pa noong American Colonization Period, ang Baguio Cathedral. Marami rin dito mga pamilihan, kainan o restaurants at mga naglalakihang parke tulad na lamang ng Burnham Park, kung saan ay nakasentro rito ang mga naggagandang hardin at lawa. Kaya naman ay kinilala ito bilang Summer Capital of the Philippines ng ating pamahalaan. Ngunit, sa natatanging ganda ng buong syudad, may mga parte ng lugar dito ang talagang dinadayo ng mga turista, hindi para magliwaliw, kundi ang tuklasin ang mga misteryong nababalot sa ilang bahagi ng lugar ng Baguio. Noong panahon ng mga Amerikano at Hapon ay isa ang Baguio sa naging sentro ng kanilang pananakop. Nagtayo sila ng mga kampo at nanatili ng ilang taon. Kaya hindi na ito bago sa ating pandinig na ang ilang bahagi ng lugar na ito ay pinalilibutan ng mga masasamang espiritu at mga kaluluwang hindi matahimik. Ang sabi nga eh, hindi ka may tuturing na taga Baguio kung hindi mo alam ang mga nakakatakot na lugar na pinupuntahan ng mga turista. Ang ilan sa mga ito ay ang Diplomat Hotel na alam ng mga nakararami. Sumunod naman ang sinaunang Laperal White House. Nariyan din ang Murder Woods. Dito rin matatagpuan ang Secret Cemetery, ang magandang tourist attraction na Japanese Tunnel. Nariyan rin ang Luwakan Road. At ang panghuli ang Teacher's Camp na matatagpuan sa kahabaan ng Leonard Wood Road. Sa panibagong episode ng Misteryo at Kababalaghan ay pumukaw talaga ito ng aking atensyon, naggawan ko ito ng paksa at ibahagi ang ilan sa mga impormasyon na nakapaloob dito. Dahil habang binabaybay at inuusisa ko ang bawat nakapaloob dito ay dito ko napagtanto na isa pala ito sa kilala at laman ng usap-usapan sa internet at social media sites pagdating sa listahan ng mga pinaka nakakatakot na lugar dito sa Pilipinas. Bago tayo mag-umpisa mga kaibigan ay nais ko munang i-shoutout ang nag-request ng paksa na ito upang maitampok sa aking channel. Kung Pan Travel, Explore and Pinoy Lifestyle from Japan ang hanap nyo, ay halina't pasyalan at suportahan natin ang channel ni My Life Channel KNK at makikita ninyo ang natatanging ganda ng bansang Japan dahil ipapasyal nila tayo doon. Maraming maraming salamat sa inyo kaibigan at nirequest nyo ang paksa na ito upang ibahagi sa aking channel. At kung bago ka pa lang sa aking channel kaibigan at hilig mo ang mga ganitong uri ng usapin, ay maaari mong i-hit ang like, share, subscribe button at notification bell icon para ma-update ka sa mga kababalaghan na talakayan tulad nito. Umpisahan na natin. Sa totoo lang mga kaibigan ay nagkaroon ng hindi magandang imahe ang Teacher's Camp sa Lipunan dahil na rin sa mga malilikot na bibig at mga kwentong pinakalat ng mga taong animo'y nakapunta na rito. Ang karamihan ay sinasabi na doon ka raw makakakita ng White Blood Lady sa bisperas ng hating gabi. Isa pa rito ang tunog ng yabag na parang nakakadena ang mga paa nito at patuloy na binabaybay ang loob at labas ng mga bulwagan sa Teacher's Camp. Ang ilan naman ay sinasabi nila na matagal na raw silang residente doon at halos gabi-gabi pa nga sila dumadaan sa kahabaan ng Teacher's Camp, ngunit wala naman daw sila nakikita o nararamdaman na kakilakilabot sa buong paligid. Noong 11 ng buwan ng Disyembre, taong 1907, ay naisip ng gobernador ng probinsya ng Benguet na si William F. Pack na magtayo ng isang kampo para sa mga gurong Pilipino at Amerikano. Siya ay sumulat sa Secretary of Public Instruction ng American Colonial Governments na si W. Morgan Shuster upang iparating ang kanyang nais.
agad namang tumugon si Saster at makalipas lamang ang isang buwan noong buwan ng Enero taong 1908 ay sinimulan ng ipatayo ang Teacher's Camp. Ang Teacher's Camp ay ang lugar ng mga kasapi ng National Educators Academy of the Philippines o NEAP na siyang sangay ng pagsasani ng DepEd o Department of Education. Kaya ito ay itinatag noong 1907 bilang isang ordinansa ni Benguet Governor William F. Pak upang tumanggap ng mga Pilipino at Amerikanong guro upang magsanay at palawigin ang kaalaman sa larangan ng edukasyon. Noong ika-anim ng buwan ng Abril taong 1908, tatlong buwan makalipas ang simula ng pagpapatayo ng Teacher's Camp ay binuksan na ang lugar na ito at nagkaroon agad ng Teachers Vacation Assembly sa unang araw ng pagbukas ng Teachers Camp na ito ay tumagal hanggang ika-30 ng buwan ng Mayo. Ang mga guro sa paaralan ng Amerikano, mga superintendente ng paaralan at maging mga opisyal ng Bureau of Education ay lumahok rin sa unang araw ng aktibidad. Sila ay natutulog sa mga itinayo nilang tolda. May mga 2 tolda na may sahig na gawa sa kahoy at binuo para sa kanilang pagpupulong. Sa unang taon na hindi pa kumpleto ang buong Teacher's Camp, hindi pa sila nakakapagpatayo ng mga hall o bulwagan. Tanging mga tolda o tent sa ilalim ng mga pine trees ang nagsisilbing silid-aralan at tulugan ng mga guro. Ang ibang tolda ay nagsisilbing kainan, ang iba naman ay sa kusina at ang ilan ay pasilidad ng imbaka ng buong kampo. Sa unang taon ng Teacher's Camp ay naglaan ng pondo ang pambansang pamahalaan upang ipatayo ang unang bulwagan na tinawag na Kursaal. Ang Kursaal ay pangalan ng isang gusali na matatagpuan sa bansang Switzerland at ang buong disenyo nito ay hango rin sa parehong itsura ng gusali. Itinayo ito para sa pagpupulong at kainan ng mga guro. Makalipas ang 4 noong 1912 ay pinalawig pa ng gusto ang pagpapatayo ng mga permanenteng istruktura sa buong Teacher's Camp sa paglalaan nito ng napakalaking pondo. Inayos sa mga pasilyo, gayon din ang paligid ng kalsada na nasasakupan ng Teacher's Camp ay pinaganda rin. Kasabay nito ay nagdagdag pa ng mga cottages o kubo para sa opisina ng direktor ng kampo at mga opisyal ng Bureau of Education. Sa taon din na iyon, higit pang mga pondo ang inilaan para sa pagpapaunlad ng Teacher's Camp na humantong sa pagpapatayo ng Teacher's Hall, Ladies Hall, Tavera Hall, ang Benitez Hall na pinakamalaking pasilidad sa Teacher's Camp kung saan dito ginaganap ang mga aktibidad, kaganapan at pagdiriwang sa buong kampo. Nariyan rin ang Albert's Hall na isa rin sa malawak na bulwagan kung saan ginagawa rito ang silid-kainan. At ang panghuli ay ang White Hall na nakatirik sa pinakalikod at pinakadulong bahagi ng Teacher's Camp. Ito ay laman ng usap-usapin sapagkat sinasabi nila na ito raw ang pinakanakakatakot na pasilidad sa buong Teacher's Camp. Noong taong 1936, sinakop ng Philippine Military Academy o PMA ang malaking bahagi ng Teacher's Camp upang gawing kampo. Sila ay pansamantalang umalis sa kanilang kampo sa Henry Allen patungo sa Teacher's Camp dahil sa pagtaas ng bilang ng mga kadet na namamatay. Sa paglipat ng PMA sa kampo ng mga guro ay nagpatayo sila ng bagong bulwagan doon at ito ay ang General Luna Hall at sila ay nanatili ng halos 5 mula 15 1936 hanggang 12 ng Disyembre 1941 bago sumiklab ang 2 digmaang pandaigdig. Sa panahon ng pananakop ng mga Hapon sa Pilipinas noong 1942 hanggang 1945 ay inangkin nila ang buong Teacher's Camp upang gawing kampo ng kanilang pagamutan o ospital. Sa madaling salita, maraming namatay na mga Hapon sa Teacher's Camp noong panahong iyon. Naging malaki ang natamong pinsala ng buong kampo matapos ang 20 pandaigdig. Nang sumunod pa ang ilang taon ay muling binuhay at inayos ang buong Teacher's Camp noong taong 1947 at ang PMA ay tuluyan ng nilisan ang kampo at bumalik sa Camp Henry Allen sa parehong panahon. Makalipas ang 3 noong 1950 ay lumipat naman ng panibagong kampo ang PMA sa Fort Gregorio del Pilar.
Noong dumating pa ang ilang taon, inokupahan naman ng mga pulis ang teachers camp, lumipat ang Pangasinan Police Academy at nagtayo ng panibagong bulwagan para sa kanilang pagsasanay na magpasa hanggang ngayon ay nakatayo pa rin ang kanilang eskwelahan at ito ay ang Cordillera Administrative Region Training Center. Ang teachers camp ay pinamamahalaan ng isang direktor mula sa DepEd at sa pagdaan ng maraming taon, ang mga pasilidad sa teachers camp ay tuluyan na rin na kumpleto tulad na lamang ng silid-aralan, dormitoryo, mga kubo, silid-kainan, assembly hall, administrative offices at teachers camp museum. Kapag nabakante ng mga guro ang mga dormitoryo at cottages, ang teachers camp ay bukas para sa mga turista. Inuupahan nila ang bawat kwarto upang gawing bakasyunan at magpasa hanggang ngayon ay dinarayo pa rin ng teachers camp lalo na sa buwan ng tag-init. Madalas din nirerentahan ang Benitez at Albert's Hall upang doon i-celebrate ang mga birthdays at kung ano pang klase ng pagdiriwang. Katuwang rin ng teachers camp ang Philippine Sports Commission o PSC, kaya nagtayo sila doon ng sarili nilang pasilidad kasabay ang isang athletic oval. Noong taong 1976 hanggang 1989 ay pinasimula ng mga atleta ng track and field sa ilalim ng gobyerno ang Gintong Alay Sports Program kung saan ang mga atleta doon ay nagsanay sa teachers camp. Ang layunin ng teachers camp ay maging sentro ng mga guro upang magsanay sa kanilang pag-aaral, magsagawa ng mga aktibidad tulad ng team building at maging pahingahan lalo na tuwing sasapit ang buwan ng tag-init o bakasyon. Sa paglipas ng ilang dekada, noong taong 2005 ay kinilala ito ng pamahalang lungsod ng Baguio bilang isa sa mga heritage sites at noong ikawalo ng buwan ng Mayo taong 2008 ay kinilala naman ito ng ating pambansang pamahalaan. Mahigit 100 taon na ang teachers camp. Napakarami ng panahon, pangyayari at kaganapan ang dumating at lumipas. Marami na rin nagbago at bukod pa rito ay napakarami ng tao ang tumira at gumamit ng buong kampo. Iba't ibang klase ng mga tao mula pa sa sinaunang panahon. Marami na mga alaala ang natamo ng lugar na ito dahil na rin sa mga masalimuot na naganap dito ilang dekada na ang nakalilipas. Kaya naman ay nakabuon pa rin sa isipan ng nakararami na ang buong teachers camp ay kinikilala sa ngayon bilang isa sa mga haunted places na matatagpuan sa Baguio City. Marami ng mga nakakilabot na kwento ang ibinahagi ng mga kababayan natin tungkol sa lugar na ito hanggang sa ito ay nagpasalin-salin. Kaya naman ay nakadagdag pa ito lalo sa imahe ng teachers camp. Bagamat marami pa rin mga tao o turista ang naglalakas loob para pumunta rito upang patunayan na totoo ang mga kwentong katatakutan at kababalaghan tungkol sa kampo ng mga guro. Siguro kaibigan habang pinapakinggan at pinapanood mo ang video na ito ay nagkaroon ka rin ng interes gaya ko na pumunta ng teachers camp. Ano pa ang hinihintay mo? Tara na at sariwain ang natatanging ganda ng mga old heritage sites ng ating bansa. Sa akin lamang ay dapat natin itong ipagmalaki. Huwag natin itong katakutan bagkus harapin natin ito ng buo at may lakas ng loob. Kung kinikilala mo ang Panginoon bilang iyong tagapagligtas, kailanman ay hindi ka mapapahamak. Ang sabi nga ay, huwag maging dayuhan sa sarili mong bayan. Ikaw kaibigan, ano ang may babahagi mong kwento tungkol sa teachers camp? Nakapunta ka na ba dito? At dito na po nagtatapos ang paksa na ito. Sana ay marami kayong natutunan sa mga impormasyon na aking ibinahagi. Maraming salamat po at sana ay magkita-kita tayong muli sa susunod pa nating talakayan. Hanggang sa muli, paalam! Thank you.